Ang ebanghelyo po natin ay naiiba. Sabagat sa dami po ng imbitasyon na binigay ng Panginoon, this is the only invitation that was snubbed. Ito po ang imbitasyon ng Panginoon, the only invitation na dinedma ng inanyayahan. Sabagat napakayaman ng lalaki, hindi niya nagawang sundan ang Panginoon. Napakaganda po ng engkwentro ng dalawa. Patakbong lumapit yung ang deskripsyon ni San Marcos ay isang lalaking mayaman. Sa deskripsyon po ni San Lucas ay dinagdagan niya ng mayamang may katungkulan na bata. Kaya masasabi po natin, nasa kanya na ang lahat. Pero meron siyang hinahanap. Kaya nagtanong siya, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? At inisa-isa ng Panginoon, sundin mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, igalang mo iyong ama't ina. He enumerated the Ten Commandments. Pero ang sabi po ng lalaki, ang lahat pong iya'y tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata. He had that spiritual foundation. Anong ginawa ng Panginoon? Tinitigan po siya ng makahulugan at sinabi, isa na lamang ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng ari-arian mo. At pagkatapos, ipamigay at saka sumunod sa akin. Go, sell your property and give. Go, sell and give. Para po sa kanya, napakahirap ipagbili ang kanyang ari-ariang pagkarami-rami. At lalo tigid doon sa pangatlo, give everything. Sabagat para sa kanya, ang kayamanan ay kapangyarihan. Ang kayamanan ay kaligayahan niya na kailanman ay hindi niya pwedeng ipamigay. Kaya ang lalaki na manglaw at iniwan ang Panginoon. Mga kapatid, ano po ang itinuturo sa atin ng banal na ebanghelyo? If we are so possessed with money, with material things, with idols in life, then it is very hard for us to follow the Lord. It's very hard to go sell everything and follow and give it to the poor. Akala ng tao ang buhay ay pera-pera lang. Akala ng tao pagka maraming pera, maligayang maligaya ka na. Hindi po. Sometimes too much preoccupation with money is a cause of loneliness and sorrow. Sana madiskubre po natin na ang tunay nating yaman ay walang iba kundi ang ating pananampalataya. Jesus is the pearl of great price. Si Jesus ang tunay nating kayamanan. At kapag si Jesus ay nasa ating buhay, wala na tayong hahanapin pa. Isa pang matuturing nating kayamanan ay ang ating pamilya. We may not be rich materially, but if there is love, there is unity, there is harmony in the family, then you can be considered one of the richest in the world. Sabagat ang tunay na kayamanan ay hindi nasa labas. Ang tunay na kayamanan ay nasa sa ating mga puso. Kayamanan ng pagmamahal, kayamanan ng pag-ibig, pagpapatawad at kapayapaan ang higit na mahalaga. Kaya hilingin po sana natin sa misang ito na tunay nating mapahalagahan ang kayamanan ng hindi mauubos. Yung madadala natin sa langit, yung magiging nating visa at pasaporte, ang pagtulong, ang pagmamahal, paglilingkod sa ating kapwa. Muli tayong pinaalalahanan ng Panginoon, seek you first the kingdom of God, and all these things shall be added unto us. Hanapin muna natin ang kayamanan
ng Diyos, His righteousness, His holiness, His peace, His love, and all these things shall be added unto us. Ang kayamanan po na sabihin po natin galing sa bula-bula ay madaling nawawala. Ang kayamanang pinaghirapan, pinagsikapan ay kailanmang kayamanang hindi mauubos. Kaya napakahalaga po na dito man sa lupa, magtipo na po tayo ng kayamanan na madadala natin sa kaharian ng langit. Ang kayamanan ng pag-ibig, paglilingkod, at pagtulong sa ating kapwa. Yan po ang magiging pasaporte natin upang magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Amen.